Hi guys! Welcome to my vlog. Ngayon, isi-share ko naman sa inyo kung paano kumuha ng PSA Death Certificate online. So, gamit lang yung cellphone natin. Ayan, so ito yung bagong update for 2022. Ngayon, bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative videos ko. Ngayon guys, sa Google search ng cellphone ninyo, open nyo lang yan, and then dito sa may search, click nyo yan, and then search nyo lang PSA Death Certificate. Ayan, so online. Ayan, so yun yung search nyo, PSA Death Certificate online. Ayan, and then lalabas yung ganito. So, as you can see, andito yung PSA Helpline na website. So, dalawang website lang guys yung PSA. So, PSA Helpline at yung asan yung isa? PSAservilis.com.ph. Ayan. So, dalawa lang. PSA Helpline at PSA Servilis. Ayan. So, pipiliin natin itong PSA Servilis kaysa PSA Helpline dahil mas mura ito. Again, ayan. So, piliin natin yung PSA Servilis. Ayan. So, ito yun. PSAservilis.com.ph. Click natin yan. Ayan. And then, ang lalabas is ganito. Click nyo lang yung got it. Ayan. And then dito mamili kayo kung ano yung kukunin ninyo. So of course, dahil ang kukunin natin is death certificate, click lang natin itong death certificate. Ayan. And then ang lalabas is ganito. So dito sa my box, click lang natin 'yan para magkaroon ng check, and then click niyo itong sa right side na my next. Ayan, then dito, was there any correction or amendment? So, kung meron, click yung new yes. Kung wala naman, is no. Then, number 2, were you able to previously get a copy of death certificate from PSA? Ayan, so kung nakakuha na kayo dati, so click yes. Kung hindi pa, no. Ayan, and then, click na nyo yung next. Ayan, so as you can see, nasa number 1 pa lang tayo. So, ang process is hanggang number 5. Ayan, so saglit lang yung process. Ngayon, scroll nyo lang pababa. Ayan. Then, dito, pwede kayo makapag request ng ilang copies. So, click nyo lang yan. Then, mamili kayo hanggang 12 copies, pwede nyong ma-request. Ayan. So, click lang natin itong 1 dahil 1 lang ang kailangan. And then, scroll nyo pababa. And then, makikita nyo yung dito, yung deceased last name. So, pangalan ng namatay. Last name ng namatay. Ayan. And then, kung ano yung pangalan niya. Ayan. And then, yung middle name niya. And then dito, sa baba, yung place of death, yung country, okay na yan, Philippines. So, click natin itong select province for place of death province. So, click natin yung select province, and then hanapin nyo yung kung saan siya namatay, kung anong lugar. So, Rizal, click yung Rizal. So, ito yung place kung saan siya namatay. So, kung anong nakalagay sa death cert niya kung saan siya namatay, so of course yun yung susundin ninyo. Ayan, and then next is click nyo itong select city or municipality. Ayan, and then dito kung kailan siya namatay, so lagay nyo yung month, date at saka year. Click natin yan, and then yung lalabas is ganito. So click natin to yung year.
So, kung anong year siya namatay. Ayan. And then, dito sa month naman. Then, June, kung mamili kayo kung anong month. And then, dito naman sa date, kung kailan. Ayan. And then, kung male, lalaki, kung female is babae. So, click nyo lang yung may circle. Ayan, so male. And then, dito, relationship to the document owner. Ayan, so, ano nga ba yung relasyon ninyo sa namatay? Ayan, so, click nyo lang itong select relationship to document. Then, hanapin nyo lang dito kung kano-ano nyo ba yung namatay. Ayan, so sa akin is click ko lang itong spouse. Ayan. Then dito, do you documents for delivery to an embassy? So click nyo lang itong no kung hindi naman sa embassy di-deliver. And then click dito, click nyo lang itong select for post of request. Then hanapin nyo dito kung anong purpose kung bakit kayo kukuha ng death certificate. Ayan, so sa akin, for claim benefits, ayan. So, ito yung pipiliin ko. So, kung ano applicable sa inyo, pili lang kayo dito. And then, pag nakapili na kayo, click nyo lang yan. Ayan, so, dito na yung pinili natin, claim benefits or loans. And then, click nyo lang itong next sa baba. Ayan. So, nasa number na tayo, requesters and delivery details. Ayan, so dito, dahil ako yung nag-request, so pangalan na ng nag-request dito. So pangalan nyo na dito. Lagay nyo yung requester's last name, napilido ninyo. And then, requester's first name. Ayan, so, take note guys kung ano yung totoong pangalan ninyo. So of course, yun yung ilalagay ninyo dito. Dahil kailangan pag i-deliver ito sa inyo, isahanapan kayo ng valid ID ng courier or ng magde-deliver sa inyo. So dapat may valid ID kayo at tama yung pangalan na maisulat nyo dito. Ngayon, middle initial nyo naman. Ayan. Then, email address. So, lagay nyo lang yung email address ninyo dahil dito mag-i-email si PSA Servilis sa full details ng application ninyo. Ayan. So, make it sure tama din yung email address na nailagay ninyo. Ayan. And then, next is mobile number. So, lagay nyo yung mobile number ninyo. So, make it sure tama din yan. And then, dito naman tayo sa delivery address. So, country, Philippines. Okay na yan. So, province naman. So, click lang natin itong select province. Ayan. So, hanapin nyo yung lugar kung saan kayo nakatira. Dahil dito ipapadala ni PSA Servilis yung request natin. Ayan. So, Rizal. Ayan, then next is select city or municipality. Ayan. Then next is address line 1, address line 2, and then zip code. Ayan, so lagay nyo lang yung address line 1 ninyo at address line 2. Ayan. So next is zip or postal code. So dito kung hindi nyo alam yung zip or postal code ng lugar ninyo, so search nyo lang. So kung halimbawa kayo ay taga Pasig, so search nyo lang Pasig zip code or postal code. Ayan. Then lagay nyo lang dito. Ayan. And then next naman is, click nyo lang itong next sa baba. Ayan. And then dito, kailangan nyong double check yung information ninyo kung tama lahat. So double check the information. Then dito pala guys, delivery schedule niya is 8 a.m. to 5 p.m. only. Monday to Friday only. So hindi sila magdi-deliver ng holidays or weekend. Ayan, so scroll nyo ulit pababa. Ayan, then click nyo yung confirm. Ayan, then dito, nasa summary na tayo. So, double check your information. Ayan, so double check nyo lahat ng information dyan. And then, pag once na tama naman, ayan, so click nyo lang itong next sa baba. Ayan, yung next. Ayan. So, dito, nasa acknowledgement na tayo.
So, scroll nyo pa baba. Ayan. So, makikita nyo dito yung reference number. So, screenshot natin to. Ayan. So, para may copy tayo nitong reference number. And then, huwag kayong mag-alala if ever hindi nyo ito na-screenshot. Dahil mag-i-email naman si PSA Servilis sa inyo ng lahat ng details ng application nyo nito. Ayan. So, scroll nyo lang pa baba. And then, dito, sa baba, makikita nyo proceed to payment. So, click nyo itong proceed to payment. Ayan. So, makikita nyo dito, pwede kayong magbayad through Bayad Center, Pimaya, GCash. Ayan. So, dito, si GCash is available soon pa. So, hindi pa siya pwede sa ngayon. So, soon, pwede na siya. And then, sa Pimaya is pwede na kayong mapagbayad sa Pimaya. Ayan. Ngayon guys, dahil may reference number na kayo, so pwede na kayo makapagbayad. So pwede kayo makapunta sa mga bayad partners, bayad center. Ayan. So sa mga online, pwede din kayo magbayad through credit, debit card, or prepaid card ninyo. Ngayon, pag once naman Pimaya, din ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano magbayad through Pimaya. Ayan. So ngayon, punta lang kayo sa Pimaya account ninyo. Ayan. So hanapin lang natin yung Pimaya. Ayan, then ito na yon, Pimaya. Click lang natin yan. And then maglalagin lang tayo. Mismong Pimaya account na tayo. Then click lang natin itong pay bills. Ayan, then dito click lang natin itong my search button. Ayan, dahil ang daming biller ni Pimaya. So, huwag na nating isa-isahin yan. So, click na natin itong search button and then search natin ang PSA. Ayan. So, as you can see dito guys, may PSA Servilis at saka PSA Helpline. So, again, mas okay si PSA Servilis dahil mas mura kesa PSA Helpline. Ayan. So, of course, dahil ang pinili natin is PSA Servilis. So, click lang natin yung PSA Servilis. And then, dito, yung account number is ito yung in-screenshot natin kanina na reference number. Ngayon, mag-i-email din sila sa inyo. So, punta tayo sa email. Ayan. So, makakatanggap kayo ng ganito. Ganitong reference number na galing kay PSA Servilis. So, ito yung reference number. So, ngayon, lagay nyo lang yung reference number dito. Ayan. Then, dito, account number is ito yun yung reference number na sinasabi ko kanina na i-email naman ni PSA Servilis sa inyo. And then yun din yung in-screenshot ko kanina. Ngayon, so ito yun, reference number. Ayan, so ito na yung reference number. So input natin yan doon sa account number. Then, ganyan number. So, ayan. And then, dito, amount. So, yung amount is 330 pesos. Ayan. So, nakalagay insufficient funds in your Pimaya account. Ayan. Dahil ito ay for blog for forces only. Wala talagang laman yung Pimaya account ko. Ayan. And then, contact number ninyo. Ilagay nyo lang yung contact number ninyo. Ayan, and then, ang pangalan ninyo. Ayan, so, after nyan, double check nyo yung information dyan, and then, click nyo yung continue. Ayan, so, pagka-click nyo yung continue, click nyo lang yung confirm. So, ayun lang guys, kung paano kumuha ng death certificate through online. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative videos ko. Thank you for watching.